sa katawan nating mahal na Apo kong Chino. Sumayin niyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas noon ngayon at kailanman. Lahat ay kanyang pinag-ukulan at minamahal. Walang hangganan ang kanyang pagbibigay sa lahat ng kabutihan. Bagamat ang tao'y may wakas ang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ang araw ay sumisikat, sumisilay ang liwanag. Subalit ang espiritong banal, taglay ay kaliwanagan na hindi nasisilayan. Ang buwan ay lumulubog, ganun din ang pagsikat ng isang nilalang. Gano man siya katanyag, daratalang takdang, lulubog kanyang pangalan, sapagkat walang taong sikat sa buong buhay, ay siya ang dinakila ng nilalang. Subalit ang kadakilaan ng Ama, sino man ang isilang at mamatay, walang hanggan at katapusan ang kanyang kadakilaan sapagkat siyang tunay na makapangyarihan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay nagliwanag, walang nauna na hindi mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Ang bawat araw ay kapakinabangan ng dulot ng Ama. Walang kapinsalaan na binahagi siya. Maliban ang tao ang naminsala sa kalikasan niya, sapagkat ang lahat na ito, siyang lumikha sa balat ng lupa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mula kay Juan. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandang iniibig natin ang mga anak ng tao, ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ang tumutupad ng Kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhay po ba ang Diyos? Sino nga ang nananalig sa Ama na hindi nagtagumpay sa pag-asang siya'y buhay? Bagamat may pinagdaraanan, pinakikibakahan, subalit ang matitibay at matatag na nananalig sa Ama
napagtatagumpayan ang hirap na kinamtan at napagsusumigaw ang Diyos ay buhay. Sino nga ang sa kanya'y kumilalang ganap na hindi naramdaman ang kanyang pagmamahal? At sino ang kanyang mga anak? Sino naman siya sa kanyang mga anak? Kaya't kung lahat ng kanyang mga anak ay tuwirang sa kanya'y tatanggap, hindi kaya lahat ay magliwanag? Kaya't ang sino mang nadidimlan at siya'y nasumpungan, siya'y matatanglawan at ganap, mabubuksan pangunawa niyang taglay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, binautismuhan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo na kanyang kamatayan. Kung nagbubo pa ng dugo, ang Espiritu ang nagpapakatotoo at nagpatotoo tungkol dito. Maliwanag ang katotohanan. Ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritong taglay ng isang Kristo, siyang katotohanan na nagpapatotoo ang Kristo'y buhay at ang dugo at laman ang inialay. Sa pamamagitan ng paghahandog, naparam ang mga hain at naging kordero ang lupang katawan ng tao na tinutubos nito kung tatanggap na totoo kaligtas ay kakantin sa ibabaw ng mundo. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Maalaala mo kaya ang Diyos Amang dakila sa iyong mga pigati at lumbay na nakamtan? Buhay kaya siyang lubos sa iyong damdaming taglay kung tuwirang kilala at iyong nadarama? Halina aking mahal, ganap panahani sa damdaming taglay, duoy ganap ikintal sa iyong kaisipan. Mga banal na araw, tuwirang nagbibigay buhay sa walang pag-asa, nagdudulot ito ng ganap na pag-asa sa mga nagulapi ng mga pasani sa buhay niyang taglay. Nakibaka sa sanlibutan. Halina, halina mga mahal, inyong ganap pagnilaya. Mga dulot kong aral na sa inyo'y binibigay, sa inyo'y iniyala. Nangamang sa inyo'y bumuhay na tuwirang mapagmahal, sa inyo'y ganap lumilinga, sa inyo ay nagbibigay nang walang hanggan at katapusan ng tuwirang mga bagay. Pag-ibig niya'y wagas, tapat kanino man na walang kamatayan. Handa niyang ilaan ang lahat kanino man. Handa niyang ibigay kahit na kanino man ang kanyang katapatan,
ang kanyang kaliwanagan. Kanyang taglay na kapangyarihan ang sa'yo'y bubuhay, taong nilala. Kaya't halina kayo, inyong pagtantuin, inyong pagbulayin, inyong pagnilayan, ang sa akin niluwa, ang sa akin tinura, ang sa akin ay pangungusap sa inyong lahat, mga minamahal. Bakit ko ipinikit ang mata ni Constancia upang sa akin masambit sa inyo ang ganito? Kung wala mang nakikita, subalit mabuti ang pandama. Laman ang isipan, tuwirang malinis, may ligaya pa rin. Ganap ninyong pagwarihin ang sakit tinuran sa inyong lahat. Mapagtanto nyo mamahal. Katotohanan, katotohanan ang sa akin niluwal. Subalit sinunggan ang magtitiwala at tatanggap pagdaka. Di bagat siyaong ang pandamay naririto sa damdamin at sumisibol ang kagalakat kasiyahan, sapagkat inaaliw ng Espiritong banal. Sumainyong kapayapaan, magharian kayo, mga mahal. Buhay po ba ang Diyos? Tatlo ang nagpapatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkakaisang tatlong ito, tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. Ang sinumang nananalig sa Diyos, ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakanta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pananahanan ng anak ng Diyos. Mahirap tanggapin na sabihin sa isang tao, hindi nananahan sa iyo ang Diyos. Sino ka para sabihin mo ito sa kapwa mo tao? Subalit ang Diyos Espiritu, batid niya yung taong nananahan siya sa kanyang katawan. Buhay ba ang Ama? Batid at nadarama ng Espiritu ng Diyos Ama kung tunay na siya ang nagahari sa katawan ng tao. Kaya mapapalad ang mga pinaghaharian at tuwirang nararamdaman ang Diyos na buhay. Tuwirang nagliliwanag, nakakaunawa sa mabuti't kabanalan, tinatanggap ang pawang kabutihan. Sumainyo ang kapayapaan.
Buhay po ba ang Ama? Sino nga ang taong magmamagaling na sasabihin, ikaw ay masama, ikaw ay mabuti? Walang sino mang tao makapagsasabi sa kanyang kapwa, ikaw ay masama, ikaw ay mabuti. Walang makakapagsabing totoo nito. Maliban, bigkasin ang bibig ng tao na ang kapwa niya, sabihin niyang masama, sabihin niyang mabuti. Subalit ang totoong nakababatid at nakalilirip ng katotohanan ng may mabuting taglayang taong yaon, may masamang taglayang taong yaon, ay ang Diyos ng katotohanan. Kaya nga, lahat ng tao ay may kasamaan at may kabutihan. Subalit, anumang kasamaan, maaring iparang, iwaksi, talikdan, kung Diyos amang walang hanggan ang mananahan sa katawan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang lahat ay may takda. Hasikan mo yung lupa, may takdang paghahasik, tama ba ga? Hindi mo yan mahahasikan hanggat hindi na aararo, hindi nalilinang. At kung nalinang mo man at biglang nawala ang tubig, hindi ka makapagsasabong ng binhi, hintayin mo munang muli ay mabasa. Tama po ba? Kaya, yan ang patotoo. Kahit anong gawin mo tao, kapag ayaw ng Ama, may hadlang siya. Subalit anuman ang hadlang mo, kapag gusto ng Ama, wala kang karapatan makakaya. Buhay ba ang Ama? Kaya, mapapalad ang mga taong hindi nahahadlangan ang pananampalataya nila. Patuloy na sinusulong, patuloy na pinaglalaban, patuloy na nakakamtan, patuloy na nagiging matapang, sapagkat ang Diyos na sumasa kanila ang siyang nagbibigay tapang upang ito'y tupdin at gawin sa habang panahon na sila'y nabubuhay kung patuloy ng Diyos Espiritu siyang nananahan kanino mang tao. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, mapapalad ang nagbago. Bagamat hindi paniwalaan ang kapwa niyang siya ay nagbago. Subalit sa pananaw ng Ama ay nagbago siya. Kahabag-habag naman, yung pananaw sa sarili wala nang babaguhin. Subalit mali naman, wala nang magagawa ang sino mang magaling. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Parang kailan lang, tapos na naman ang Pasko, bagong taon, 3 Kings. Ano naman ang gugunitain? Valentine. Nauna ang Valentine, ang araw ng mga puso, kaysa sa pagsasakripisyo. Yung mga may pag-ibig kaya, maalala kaya, yung tunay na pinagmula ng Pasko, at tunay na pinagmula ng pag-ibig, at tunay na handog ng sakripisyo. Mga mahal, ang daming ginugunita ng tao, subalit ang tunay na nagbibigay buhay, hindi sa tuwing ay maalala ito. Nawa ang gawing marapat ng tayo, huwag kaligtaan ang bumuhay upang patuloy na buhayin ang pag-asa sa bawat isa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay nga po ba ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? Ayon sa banal na aklat, ang tao'y hinambing sa damo. Ano po? Naapak-apakan lamang. Eh bakit po? Eh pag namatay ka, apak-apakan na lang ang nicho mo, ano? Hambing din sa bulaklak. Bakit po? Sapagkat nalalagas ang mga petals. Ikaw, pagkalakas-lakas mo, pagkakisig-kisig mo, pagkaputi-puti mo, unti-unting nalalagas sa'yo ito. Alin? Ang ganda mo, ang kalakasan mo, ang kakinisan ng balat mo, ang kaunatan ng balat mo, maliban mapera ka, pabanat ka. Pag nagkasit ka, nagkasakit ka, kulubot din ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Sa makatwid, anuman ang gawin pamamaraan ng tao, hindi pamamaraan ng Ama yan. Sapagkat ang lahat ng artificial ay hindi totoo. Kaya maging ang ugali pag artificial ay di totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pakatandaan po ninyo, ang natitira sa bulaklak ay tangkay. Pag nalagas ang buo mong katawan, ika'y patay, natira'y buto. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung maaalala mong may kamatayan kat mayroong kang kaluluwa, abay magiging mabuti kang anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng tao, ang paalala, may bukas pa. Huwag niyong pakadibdibin ang maghapon. Huwag mo nang alalahanin ang bukas sa magdamag, baka di ka makatulog. Kundi lagak mo lahat sa Ama nang mapatag ang iyong loob. Buhay ba ang Ama? At hindi mangyayari ito at hindi mo magagawa tao kapag walang Ama sa isip mo, kapag walang Kristo sa puso mo, kapag walang paghahari ng Espiritu Santo sa buo mong pagkatao. Kaya hap, hap, hap. May sumusukong hanggang liig, may sumusukong hanggang bewang, at may sumusukong hanggang talampakan lang. Apo Kunching, bakit ganun? Itanong niyo sa sarili niyo. Sapagkat ang pananalig na hindi totoo at hindi paganap, hap, hap, hap. Kaya yung kanyang hinihingi, hap, hap, hap. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumain niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Kung buo mong tatanggapin mula ulo hanggang talampakan, sigurado, madarama mo ang tinanggap mo, makikilala mo ang tinanggap mo, at magpapakilala sa'yo ang tinanggap mo. Sino kaya siya? Alangan namang si Belzebul. Kaya mga mahal, halina kayo. Pag nilayan ang tinuran ko, ang totoong nagtitiwala sa Ama, naniniwala sa anak. At ang totoong naniniwala sa anak, nagtitiwala sa espiritong isinugo ng Ama sa anak. Kaya't ang naniniwala sa Ama at anak, tinanggap ang espiritong ng liwanag. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap, mahirap ang pagsuko. Marami ang sinasabi ng tao, totoo. Sadyang mahirap ang sumuko kung di ka pahanda. At hindi mo pa alam ang susukuan mo. Subalit kung alam mo ang susukuan mo, yung Diyos na bumuhay sa'yo, sa tuwin ay may susuko mo ng buo ito. Sumayin niyong kapayapaan, hindi susukong mamatay, kundi susukong magbago. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat ika niya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan.
aking mahal, minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, wagas at tapat ang ibig niya. Walang mali, walang pas noon at kailan. Buhay po ba ang Diyos? Naniniwala po ba kayo sa takda? Eh kung naniniwala po kayo, kapag mayroon pa kayong pag-aalinlangan, eh magtanong kayo kay Tulpo. Tipo. Magtanong po kayo sa Espiritu at tutugunin kayo. Sasabihin, aba, anak, eh kung yung pagsilang mo sa mundong ito eh, hindi nung mabuntis ang ina mo, dinabas ka na eh. Tao kang lumabas. Tama po ba? Oh. Subalit, naniniwala din po ba kayo na kahit yung bulaklak may takdang pamumulaklak? Oh. At yung mangga may takdang pamumuti. Totoo po ba yon? Di lahat po may takda sa makatwid. Kapag nakilala mo yung takda, kinilala mo yung may takda, matatanggap mong may takda. Talagang may takda ang lahat. Buhay po ba ang Ama? Kaya, kung hindi ka pa pinagpapala ngayon, manalig kang may takda. Ano po? Eh kung naman pinagpala ka na manalig ka, kapag nakalimot ka, tatakda ng Ama, babawiin lahat yan. Ano? Tama po ba? Mamahal, kay buti ng Ama, napakabuti talaga niya. Napaka, hindi lang mabuti, napaka pa. Sapagkat napapakilala ang kanyang kabutihan sa kanyang kahiwagaan, sa kanyang mahimalang mga kamay, sa kanyang mapagpalang gawa dito sa lupa. Kaya sa inyong lahat, magpalaing kayong lahat. Pagpapala, tuwan-tuwa po ang tawa, no? Uulitin po ang tanong. Sabi ng tao, ay, kahirap ko eka ng buhay. Wala eka akong pagpapala. Kamalas ko naman eka. Ba? Yung po bang mahirap, walang pagpapalang tinatanggap. Alam niyo po, kahit mahirap, may pagpapalang tinatanggap. Yun lang buhay mo, pagpapala yan. Kaya, samantalahin mo yung tinanggap mong pagpapalang buhay na malakas, masigla, malusog. May isip na nakakapag-isip, may matang nakakakita, may tenga nakaririnig, may bibig na nakapangungusap, nakakakain, nakakanguyang ngipin. Eh, bungi na po eka ako, may bagang ka pa rin. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, lagi pong dapat kaunti at marami, wala at meron, pasalamatan pa rin ang dakilang lumalang sapagkat ang buhay mo'y kanyang pinahiram. Buhay po ba ang Diyos? Paano mo masasabing ikay mananampalatayang anak ng Ama? Kung ang alam mo lamang kapag grase, masaya ka.
At kapag may pinagdadaanan ka ni may Diyos bae ka, katatanong lang may Diyos nung mayroong magbahagi sa kanya at magbigay, ay may Diyos nga pala eka. Eh nung pagkatapos niya sinabing may Diyos nga pala eka, eh bukas eh, sa kakagastos niya, sinabay pa yung kung ano-ano. Dumanas na naman ang hirap. Naku eka, ganyan ba eka ang Diyos? Pinaghirap na naman eka ako. Bakit kaya ganun? Ba't nga ba ganun? Yan ang tanong ng Ama. Nangisilang ka sa mundong ito, walang taglay kahit ano, sa plot ng katawan mo'y niwala sa'yo. Subalit nang mabuo ka na makita ka ng iyong ina, naliniwal kang mainam sa sinapupunan niya, nakahanda ng susuot mo at nilinisan ka pa, hanggang ika'y pinalakit inaaruga niya. Subalit di matanong ng sino mang tao, sino ba ang sumilang at nagbigay buhay? Sino ba ang sa kanya nag-aruga na totoo? Dugo pa lamang siya sa kanyang ina. Bakit nga ba tao nalilimutan yung may Diyos kayo? Sa hirap at ginhawa ay kaakibat ninyo. Anong magagawa mo, taong mahal ko, kung di kaloob ko sa'yo? Ang buhay na panay reklamo mo sa buhay na taglay mo. Bakit di maalalang ako'y kumukulang sa pagmamahal mo? Yan ang tanong ng Ama. Sa inyong lahat, mga anak niya. Basi Apo Kunching, magaling pala. Walang magaling na Apo Kunching. Ang magaling ang nagbigay galing. Buhay bang Ama! Kaya sa inyong lahat, ang reklamo mo'y di mapatid-pati, walang tugot ang iyong bibig. Bakit di matanggap na ikaw ay manalig, manampalataya kang ganap, ika'y mabubuksan? Pagtitiwala mo'y gawin, ika'y aalaya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Ang may pandama ay tuwirang nakadama. Ang nanalig ng Ama'y buhay sa kanya, siya'y liligaya. At ang pag-asa niya ay buhay sa tuwina. Sumayin niyo ang kapayapaan, pag-arian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, mapuspos kayo ng kaliwanagan, sa buhay niyo'y kamtin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, mabubuo ang totoo, mababago kayo. Nekaramaniyahana. Ay, Eka. Pala, Eka nga po, kung ching na yun, nagko-concert.
Aba, hindi po. Kung paano ang tao'y may tinig, may boses baga, nakakaawit, nakapagsasalita, higit ang Ama, at ang kanyang Espiritu ang tumutupad. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? Alam niya na isasagot ng lahat, kaya siya na ang sumagot. May reklamo pa po ba? Wala po. Pagdating sa labas, ano ba eh kayo? Wala man ako natanggap. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Sa tuwing ay sinasambit ng Espiritu niya, siya'y mabuti, siya'y dakila, siya'y makapangyarihan. Nararamdaman niyo po ba yon? Napapatotohanan niyo po ba yon? Tingnan niyo nga po katabi niyo. Ano po ang daman mo? Totoo sinabi niya. Salamat po sa inyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, mga minamahal na tagasunod sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mapapalad kayo sa tuwing ay sinasambit, mapapalad kayo na wala man sa dakong ito, subalit tapat na nagbabata kayo, naghihintay, nagtitiwala, naniniwala sa iwaga ng Ama. Patuloy niyong pagtibayin sa kalooban ninyo nang hiwaga niya ay kakantindi ninyo. Walang malayo na di malalapit, sapagkat kung malapit ang puso ng tao sa Kanya, damang-dama pag-ibig niya. Pagpalain kayo, buhay po bang Diyos? Sa inyo pong lahat, magsihayo kayong may galak. May galak nga po bang puso niyo? Paano eka kung magagalak, eh wala nga akong pera para bukas. Alam niyo po yung totoong pananampalataya, tapat na nananalig, tinanggap na'y wala pa. Inangkin niya na, wala pa, sapagkat di siya nag-aalin lang ang mangyayari yaon sa kanya. Kaya maliwanag ang tinura ng Kristo, naganap ang lahat ng dahil sa iyong pananalig. Sa makatwid, ang napangyayari ng pananampalataya at pananalig ay di kayang liripin ng tao, sapagkat ang nagpapaganap at nagpapatupad ang mahirap unawain, tanggapin at di kayang liripin ng tao, ang Diyos na totoo. Magandang umaga po sa gabing ito. Mayroon po ba kayong kulang? Ang Ama'y walang pagkukulang. Ang tao ang nagkukulang sa pananalig, pananampalataya, sa pagsunod sa Kanya. Kaya sa inyong lahat, mabuhay nawa ang tapat niyong pagtitiwala, pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Ang liwanag na taglay na nakamtan niyo ay mapagningas, mapagningning pangganap ito. Ang pag-asa'y huwag niyong aalisin sa damdamin at kaisipan niyo, sapagkat ito ang magsisilbing susi upang makamtan niyo at maabot ang nasa ninyo. Sapagkat ang Amang buhay na sa tuwin ay nagmamasid at sa tao'y hindi nakakalimot, handa siyang kumukop sa inyong lahat. Pagpapalay nariyan lamang, hanapin at tanggapin kamtin ng sinuman, sapagkat ang pag-ibig ng Ama sa lahat ay walang kamatayan. Tao'y namamatay at mamamatay, subalit ang buhay ay muling kakamtin ng taong sa Kanya gumalang at tumanggap na lubos ang buhay na walang hanggan. Pagpalain kayo. Tayo na po.